So ayun, may galap shoutout po sa inyong lahat dyan, mga kababayan, Luzon, Visayas at Mindanao, entire Philippines at sa lahat po ng mga kababayan natin, mga OFW sa iba't ibang bansa. Yan, at lalong-lalo na kay Pangulong Bongbong Marcos na palaging pinag-iinitan, at especially kay First Lady Lisa Araneta Marcos. No? So ngayon, meron na namang lumalabas na isyo, meron na namang lumalabas na intriga, na akusasyon, bintang chismis ni Baklang Sas Rogandos at ni Maharlikang Chismosa. Ayan, so ito na. Meron na may ipapakita sa inyong video na ang sabi nga ni Sas Baklang Sas, no? Sabi niya, ang mastermind daw sa pandaraya sa loto, no? Ay walang iba kundi si First Lady. So ito, pakinggan ninyo ito ha. Ito. Saan ba yun? Ito, oh. Ayan. So, ito, ipi-play ko po, pakinggan nyo po. What these people are doing because sinamang ako ni RJ doon sa Baguio. Okay? Kaso, ang hirap kasi magsalita nun, ina, because it was already April. It was before May. And nasa Pilipinas ako, at nasa binggit ako, madam, it's hard to find. That place is very, very hard to find. Na parang, kung gusto mo mailibing, it's a perfect ka place. Baka doon ka dinala, kasi baka pag nagsalita ka doon, eh, di ba? Kaso lang, hindi ka nagsalita during that time, kaya nakaligtas ka sa bingid ng ano, pangalit. Pero nga, sa sobrang takot ko, ginamit ko yung emergency function ng telepono ko. Kasi yung emergency function ng telepono ko, pag ginanyan mo, isi-send yung exact geo-coordinates mo doon sa emergency contact ko. So, sinend sa mga friendship kung nasaan ka. Yes. So, yung kaya nga sabi ko, ay... Actually, ito ah, mga kababayan, gusto ko lang pong reaksyonan itong sinasabi ni Sas na ito kasi kinikwento niya na ito daw si Mil Robles daw, si TP or si Tiking Pinoy, tapos si First Lady Lisa Araneta Marcos, ito daw yung mastermind, no, sa kaya marami daw nananalo sa loto kasi minsan daw kung gustuhin ba ni ganito, minsan nga daw may nanalo diyan, makikita niyo 100 million. Mm-mm. Pero yung mga nananalo daw diyan, mga negosyante lang din daw. Halimbawa, gusto nating ilabas yung 100 million, papanaluhin natin 'yan. Oh, pero yung nanalo, nagbibigay yun. Ganyan daw. Oo. Ngayon, ito, dito ha mga kababayan. According sa ganito kasi, pag nag-akusa ka sa isang tao, na sabihin mo si Mil Robles ang mastermind, at saka si First Lady Lisa, together with RG Nieto or kay Tingking Pinoy, no, na sinasabi ni Sas ngayon at ni Maharlika na ito nga daw tatlo ang mga mastermind sa dayaan sa loto. Ito sa totoo lang mga kababayan, maniwala na sana ako eh. Diba? Naniniwala na sana ako na si First Lady Lisa ang mastermind, si Mil Robles, manager ng PCSO ang mastermind, at saka si Tingking Pinoy. Eh ang problema lang, paano natin papaniwalaan kung chismis lang? Diba? Kasi mahirap kasi yung maglabas tayo ng aligasyon eh. Mahirap kayo kasi yung hanggang salita lang tayo at wala tayong proof na maipakita. Kasi kahit sabihin natin na sinama siya doon ni Tingking Pinoy sa Baguio, sa pinakamaliblib na lugar, tapos nakakatakot daw, ganyan-ganyan. Paano ka papaniwalaan? Ini-picture nga, wala kang naipakita. Diba? Kasi meron tayong kasabihan eh. Hanggat naglabas ka or nagbitaw ka ng aligasyon, tapos wala kang maipakitang pruweba or ebidensya, nangangahulugan lang po itong hearsay or paninirang puri lang. Diba? Alam mo yung ginawa ni Sas na to. Libelous ito eh. Diba? Pero kung sanay naman siya sa libel, sanay naman siya laging nakakasuhan, so immune na siya sa mga ganyan. Diba? Alam niyo sa totoo lang, maniniwala na nga sana ako na
ang mastermind sa Dayaan sa Loto ay si General Manager Mel Robles, si First Lady Lisa Araneta Marcos at si Thinking Pinoy. Maniwala na sana ako. Eh, ang problema lang, paano ako maniniwala? Eh, wala namang pruwebang pinakita. Di ba? Oh, katulad yan, dinala daw siya ni Thinking Pinoy dun sa Baguio. Nandun daw si Mel Robles. Nandun daw si Araneta Marcos, si First Lady Lisa. Eh, ang problema, paano ka nga namin papaniwalaan? Di ba? Di ba? Marlica? Oh, di ba? Sas Rugandos, bakla? Oh. Paano namin kayo papaniwalaan? Ini-picture, wala kang may pakita. Di ba? So ngayon, kung gusto nyo talaga at mapatunayan ninyo na ang mastermind sa Dayaan sa Loto ay si First Lady, simple lang, maglabas ka ng ebidensya. Kasi hanggat wala kang may pakitang pruweba, ebidensya, or dokumento, nangangahulugan lang na paninirang puri iyan. Di ba? Simple lang, mga kababayan. Eh kung si Rapi Tulpo nga, nasa Senado na, may mga IT pa yan, may Cybercrime Division, may NBI, may investigador, may private detective pa na binigkas, eh hindi nga napatunayan na nandaya si Mel Robles. At hindi rin nila napatunayan na ginamit lang yung mga tao at edited yung picture sa nanalo at mga sakop lang nila yung nanalo at sa kakuntsaba. Wala silang napapatunayan. Tapos ngayon, lalabas ka at sasabihin mo, ang mastermind ay si Mel Robles, si Lisa Araneta Marcos, First Lady, at si Thinking Pinoy. Nasaan yung proof of evidence or documents? SAS, bakla. Hindi yung puro ka lang katalakan. Ito yung totoo na ipakita ko na meron akong proof na bakla ka. Ito oh. Ayan. 2009 to 2019. Kung ano ka noon. Diba? Kung ano ka noon at ano ka ngayon. Yan ang totoo na bakla ka. Dapat ganyan ba? Diba napakasimple lang? Hindi puro hearsay. Diba? Oh, ako may pinakita kong ebidensya na noon lalaki ka. Ngayon babae ka na. So means to si bakla ka nga. Oh, diba? Eh kayo dyan, puro kayo kuda. Puro kay daldal. Oh. Ano ba kung gusto nyo kung magkaroon ng ano? Well, alam ko sa kayo mga pwede magtanong. So anong ginawa niyo doon sa area na 'yon nung dinala ka ni Taning doon? It was during the Holy Week. At Holy Week gathering. And eto ah, Mel. Mabait ka sa akin. Oh, Mel Robles daw, sir. Oh. Mel Robles. Pero kinabahan talaga ako nung sinabi mo 'to. Ano ba sinabi? Nandoon ako. Sa labas ng iyong compound, bahay. Cottage. Oh, cottage pa ang tawag siya. Bahay or bahay. Rest house 'yon. Boba. Ito ang iyong bahay, cottage or whatever. Andito ang bahay ni Michael Ma. Andito ang bahay sana ni RJ Nieto. And then when you go down and turn to the left, that's already the house of Lisa and Bobon. Oh, ngayon may tanong ko. Yang kinikwento mong yan, nasaan nga yung proof maskin picture? Kasi sinabi mo, nasa harap ka ng bahay ni Mel Robles. Nandito yung bahay ni Michael Ma. Tapos sa baba, bahay ni PBBM at ni First Lady. Ngayon, kahit ituturo-turo mong ganyan yan, no? Kung wala kang maipakitang picture na nandoon ka mismo at hanggang salita ka lang, mangangahulugan na chismis lang yan. Diba? Simple lang, sas. Bakla. And then if you go down, kasi ano yan eh, Araneta compound yan. Araneta sa tatay compound. Yan eh. Pinamana ata ni Lisa or lolo ni Lisa or whatever. Basta, that's it. For the family. Oh, diba? Doon pa lang mahuhuli mo na eh. Wala ka pa lang kasiguraduhan. Araneta compound daw yan eh. Daw yan.
Oh, hindi ko lang alam kung pinamana yan sa lolo, sa tatay, ni Lisa, ganyan, ganyan. Puro ka kasi daw. Kaya alam mo, sa totoo lang, hindi kayo basta-bastang mapaniwalaan ng tao kasi nga may mga doubt. Yung pag sinabi, pinamana daw. Oh, mula sa tatay daw yan. Mula sa lolo daw yan. Araneta compound daw yan eh. Oh, diba? Puro kayo daw. Specific nyo. Diyos ko, diyan pa nga lang may mga daw. Paano kayo paniwalaan ng tao? Mahuhulog, chismis lang. Yeah, continue. Araneta. Lisa. So, nung nandun kami na, sa labas kami, nag-meeting kami, sa labas ng ano ni Mel. Bahay ni Mel. Well, Aboy, nandun ka. Mm. Si Aboy sa DICT under... Oh, si Attorney Aboy, kilala ko po yan si Attorney Aboy. He is friend of mine. Mabait yan si Attorney Aboy. Continue. Si Aboy. Yeah. Nandun ka, Aboy. And then nandoon, I cannot remember who they are, but they are from media. Tabloid or whatever. Para media people. I cannot remember their name. And then they were like talking about Vic. Si Vic Rodriguez. Anong pinag-uusapan tungkol kay Vic? Pinag-uusapan kasi nila ni Vic is, eto daw si Vic kasi is parang I can remember is parang ito daw si Vic is nangungumisyon na ata. Diba? Diyan pa lang. Ayan na naman. Butas ka na naman, sas. Parang I can remember. Parang si Vic daw ata. Alam nyo sa totoo lang, paano kayo papaniwalaan ng tao? Puro kayo aligasyon. Tapos parang daw. I remember, parang ganyan daw, parang ganun daw. Eh, hindi, sa totoo lang, yung specific dapat eh. Diba? Bakla. Matagal ka na sa politics, bakla. Dapat magsalita kayong parang walang daw, walang ganun. Kaya alam mo, sa totoo lang, sas, nakakapagod mag-react. Nakakapagod makinig sa kwento mo. Naniwala na sana ako eh. Pero ni pruweba, ni picture, ni video, wala kang naipakita, wala kang nailabas. So mahuhulog, earthy chismis lang, sabi-sabi. Tapos ngayon, kadalasan sa mga binibigkas mong tao, nandyan si ganito eh. Kasi ganito daw. Parang may ganyan daw. Wala. Puro daw. Malaking question mark. Kaya kahit anong gagawin mo, sas, kahit mag-circo-balintong ka, kahit magtatumbling-tumbling ka, mahuhulog lang na naninirampuri ka at puro hersey lang ang sinasabi mo. Libelous lang ang bagsak sa'yo. Di ba? For possible. Mm. Sa textbook. Mm. Di ba? Okay. May lumapit na raw kay Sandy. Mm. Di ba? Ito lang, narinig mo. May lumapit na raw. Bakit hindi kasi specific? Bakit may mga raw pa? Alam niyo kung bakit lagi niyang binibigkas daw, raw, eh ganito daw, ganyan daw? Kasi hindi siya sure sa mga sinasabi niya. Kaya kung dalhin natin yan sa korte, tapos ganyan yung statement mo, ah, ang korte, sasabihin agad, dismiss. Alam niyo kung bakit? Ang dami mong daw, ang dami mong raw, hindi ka sure sa sinasabi mo. Ako, I am not, Diyos ko, hindi ako nag-aral about sa law. Sa batas. Pero kung pag-iisipan, actually ako medyo matagal-tagal na din naman akong reactor sa iba't ibang content, sa iba't ibang vlogs. At nag-a-analyze din ako, nagre-react din ako, nagre-rebut ako, nagdi-debunk ako. Pero kung kayo ang papaisipin, paano ninyo paniniwalaan yung sinasabi ni Sas Bakla at ni Maharlikang may kaso ngayon na $100 million? Paano kayo maniwala kung puro lang ganyan? Eh kung gano'n naman pala, bakit hindi ka pupunta doon? Lumapit ka. Lumapit ka sa sa NBI, i-report mo sa NBI na ganyan pala si First Lady Lisa, ganyan pala si Mel Robles, ganyan pala si Tipi, para matuldukan. Hindi yung dyan ka magyaw-yaw. Alam mo, sa totoo lang, sas bakla. Simple lang. If you want, di ba, kung gusto mo na matuldukan yung sinasabi mong dayaan na yan, corruption na yan sa PCSO. Simple lang, i-report mo sa otoridad, gumawa ka ng hakbang, gumawa ka ng aksyon para gawin kanilang star witness. Pero bakit hindi mo ginawa? May tanong ko lang, sas, bakit hindi mo ginawa? Simple lang, either nag-imbento ka lang or else hindi ka sure sa mga sinasabi mo. Diba?
Oh, simple lang, 'di ba? May power ka, influencer ka. Ah. May tanong ko lang. Bakit hindi mo pala nilapit 'yan sa otoridad at isumbong at isuplong mo? Ah, simple lang. Isa lang masagot ko. Alam mo kung bakit hindi mo nilapit? Kasi hindi ka sure. Kasi nga daw. Puro ganun lang eh. 'Di ba? May mga doubt. Oh, benefit of the doubt. Of course, hindi po pwede yan ganyan dahil dapat centralized ang kamkaman. Ayan na naman, centralized ang kamkaman. Sabi ni Mel, ito ang eksaktong sinabi ni Mel. I don't really care of what you're gonna do. Mel Robles ng PSO. Diba? Ang masasabi ko na lang, Hindi daw po pwedeng ganun, hindi daw pwedeng ganyan kasi centralized ang kamkaman. Kumbaga, yung pangungurakot daw, centralized, hati-hati ang lahat. Ngayon, Sas, may tanong ko lang, kung centralized at sinabi ni Sir Mel Robles yun, na hindi pwedeng ganun, hindi pwedeng ganyan kasi centralized ang kamkaman, hindi ako maniniwala. Alam mo kung bakit? Kung sakali man na may korupsyon na naganap at hindi ka miyembro at hindi ka kasali sa bibigyan ng share sa kanilang kinukurakot, sa tingin mo magsasalita sila, nakaharap ka? At sa tingin mo magsasalita sila, nakaharap yung mga media na sabi mong tabloid, yung media? Sa tingin mo sasabihin ni Sir Mel Robles yan na, ay hindi pwedeng ganyan, Vic Rodriguez, bago ka gaganyan, ganito ganyan. Eh, kasi centralized kasi yung pangungurakot natin. Sa tingin mo sasabihin nila yan sa harapan mo kung mangungurakot sila. Malaking kasiraan nila yun at yun ang ikakasira. Malay mo, may mga tao doon na sabi mo pa nga, di ba? As what you've said earlier, nandun yung mga tabloid, nandun yung mga taga-media. So sa tingin mo sasabihin yan sa harap ninyo ni Sir Mel Robles na hindi pwedeng ganyan yung sinasabi ni Vic Rodriguez patungkol sa book dyan sa DepEd, ganyan, or DSWD ba yun, yung sinabi niya. Sa tingin nyo sasabihin ni Mel Robles na centralized yung pangungurakot, inandoon kayo, maliban na lang kung kasali kayo sa bigyan ng share sa pangungurakot, di ba? At hindi ka panipaniwala sa simple lang. Kung ako yung tao na magnakaw o mangungurakot, eh nakita ko na yung mga kaharap ko ay hindi ko kaalyado at hindi ko kilala. Tapos ako, kilala ako bilang isang ganito. Sa tingin nyo, ibubulgar ko nga, hindi po pwede. Tapos may mga manunood sa'yo na hindi mo kakilala, sasabihin mo, hindi pwede yung ganyan. Kailangan pag nagnakaw tayo, pag nangurako tayo, di ba, centralized yan, pantay-pantay tayo. Sa tingin mo, sasabihin ko yun? Sasabihin ni Sir Mel Robles yun? Sa harapan ninyo? Come on, Sas. Simple lang. Nagpapahiwatig lang talaga na gumagawa ka lang ng issue. Gumagawa ka lang ng fake news. Di ba? Kasi kung ako yung wala namang magnanakaw na nagsasalita at nagsasabi, walay kawatan nga mutugan sa tinuod. In Tagalog, walang magnanakaw na nagsasabi ng totoo. Di ba? Pero sa'yo, ang pagnakaw, bulgaran, walang ganun Mars, walang ganun bakla. Tigilan mo nga kami, puro ka lang kabaklaan. Nakakasawa, actually hindi ko natapusin tong reaction na to. Isa lang ang masasabi ko, hanggat hindi ka maglabas ng ebidensya sa aligasyon na sinasabi mo ngayon na ang mastermind sa Pandaraya sa Loto ay si Mel Robles, si First Lady Lisa Araneta Marcos at si TP, hindi maniniwala ang taong bayan sa inyo. Maharlika, huwag ka nang sumabit. May kaso ka na. Sumakay ka na naman. So, yun lang. Maraming salamat. And see you next reaction. God first.